Ipinailalim na nga ni Pangulong Rodrigo Duterte sa enhanced community quarantine ang buong Luzon. Pakiramdam ko, Minto, ang buhay ko na nga lockdown ay sinimulan. Hindi ko nakakasama ang aking mga kaibigan. Hindi ko mapuntahan ang mga gusto kong puntahan. Tila ba ako'y preso sa sarili naming tahanan? Kinakain ng kalungkutan at ng kabagutan. Pero sa pagdaan ng mga araw, unti-unti itong naibsan at mayroon akong natutunan. Nauunawaan ko na ang hirap ng aking ina sa pananatili ng kalinisan at kaayusan ng aming tahanan. Kaya pala ganun na lamang ang kanyang galit sa tuwing makikita niyang wala ito sa tamang kaayusan. Magkaroon ng kusa ng hindi na kinakailangan pang utusan. Pagtuunan ng pansin ang ganda ng mga simpleng bagay tulad ng aming mga halaman. Humanap ng ibang paraan upang ang kabagutan ay maiwasan kasama ang mga kaibigan. Pahalagahan ang simpleng usapan at pagsasalo-salo kasama ang pamilya sa harap ng pagkainan na minsan ay ating nakakalimtaan. At paigtingin pa ang relasyon natin sa Panginoong Diyos, hindi lamang para sa pansariling kaligtasan, kundi para na rin sa ating mga kababayan na binubuwis ang kanilang buhay para sa kapakanan ng buong sambayanan. Unti-unti kong naunawaan ang ating sitwasyon. Iba yung pag-iingat, pagsunod at distansya ang tamang solusyon sa ngayon. Tayo mga Pilipino ay likas na matatag at naniniwala ako kung lahat tayo ay matututong sumunod, magkaroon ng tamang disiplina, magtutulungan at mananalig sa ating Diyos. Lahat ng ito ay ating malalagpasan.